Welcome back to my channel. It's me again, Chief Miloy. Guys, meron naman tayong bagong videos na i-share sa inyo. Ito ay tungkol sa proper procedure on how to charge the nitrogen into our accumulator. So, bago ang lahat mga kabaro, i-prepare natin yung mga materials na kailangan natin sa pagkarga natin sa accumulator natin. So, unang-unang i-prepare natin itong pressure regulating valve assembly. So, ito siya guys. Ito yung pressure regulating valve assembly. Ito yung pressure regulator natin. Dito tayo nag-adjust ng pressure. Then, ito guys, itong pressure gauge, ito yung indication ng pressure na nandoon sa cylinder natin. Kung ilan yung laman ng cylinder natin, yun yung reading na mag-indicate dito. Then, sunod guys, ito yung fittings nito, ito yung nakakabit doon sa nitrogen cylinder natin. Then, itong kabila guys, itong fittings dito, dito kinakabit yung line papunta doon sa pressure monitoring device natin. Then, dito guys, itong fittings na ito, ito naman yung papunta doon sa accumulator natin. Dito kinakabit yung line, then ikakabit natin sa charging adapter, then yung charging adapter, yun ang nakakabit sa accumulator natin. Then ito guys, itong valve na yan guys, no, para ano sa inyo, no, klaro sa inyo. Itong valve na yan, laging nakasara yan mga kabaro, pag nagkakarga tayo, laging nakasara yan. Kasi ang purpose nito, para lang mag-release ng pressure doon sa line in between ng accumulator and then dito sa fittings na ito. Pag nakakarga na tayo, pag nasara na natin yung charging adapter natin, so mayroon yung existing pressure na nandun sa line natin. So ito ang gamit niyan. Bubuksan natin ito, mga kabaro, then magre-release na yung pressure. So that's the time na pwede natin kunin yung fittings doon. Then, ikabit na naman uli natin yung pressure monitoring device. Kung ilan yung pressure na pumasok doon, dapat ma-check natin. Yung setup na pressure natin na ilalagay doon, dapat yun din yung laman na nandoon na pumasok. Then, ang sunod guys, ito yung charging adapter. Yan guys, ito yung charging adapter. Ito yung nakakabit doon sa accumulator natin. Yan. Kung doon tayo sa HPS, ganun yung kabit niya. Kung dyan naman tayo sa CCO, nakapatong ang kabit niya. So, ito yung charging adapter natin. Yan. Then, ang sunod guys, ito yung pressure monitoring device. Yan. Dito natin makikita yung setup natin kung ilan yung required pressure na ikakarga natin doon sa accumulator. So, dapat dito natin isisetup yan mga kabaro para makita natin kung ilan yung ikakarga natin doon sa accumulator natin. Ngayon guys, magkakarga tayo sa HPS, yung tatlong accumulator doon sa HPS natin, yun ang kakarga natin. So tara guys, punta na tayo doon, samahan nyo na ako. Mga kabaro, dito tayo ngayon sa HPS chamber. Bago tayo magkarga ng nitrogen, kailangan i-check natin yung temperature ng bawat accumulator natin. So yan guys, tine-check natin isa-isa yung temperature ng accumulator natin. Ayan, yan yung huling accumulator natin. So halos parehas ang temperature guys, 30.9. No? Ngayon guys, linisin natin yung chamber bago tayo mag karga. No? Kailangan linisin natin yung mga langis doon sa flooring. Ngayon, i-prepare na natin yung nitrogen natin. So nandiyan na yung nitrogen cylinder natin mga kabaro. Yan, nilalagay na natin yung yung adapter niya para sa regulating valve assembly natin. Kasi diyan natin ikakabit. So next, kabit natin yung regulating valve assembly natin mga kabaro. Yan siya guys, kinakabit natin. Make sure guys na mahigpit yan ha, at saka may gasket para hindi magkaroon ng leaking yung gas natin. So yan na guys, nakabit na yung regulating valve assembly. Buksan na natin yung valve. So yan yung pressure ng nitrogen natin sa cylinder natin, 21 MPa mga kabaro, or 21
megapascal. So yan na guys, kinakabit natin yung fittings. Papunta yan dun sa pressure monitoring device natin, mga kabaro. Ayan yung fit, yung line na yan. So yan na guys, nakabit na. Kinakabit natin sa fittings ng pressure monitoring device natin. Then i-on natin yung power, mga kabaro. So yan guys, yan na yung reading nya. So bago tayo magkarga, dapat naka 00. So ngayon guys, isit natin yung pressure na ikakarga natin sa accumulator natin. So yung ikakarga natin guys na required pressure is 13.38, basta hindi siya bababa sa ganun guys, no. So ngayon ang pressure natin 13.55. So isit natin siya sa medyo mababa kasi yan yung required pressure natin. So yan yung pressure niya guys, no. Ayun guys, ang pressure niya 13.39. So ngayon, buksan natin yung nipple ng accumulator natin. Then ikabit natin yung charging adapter. Ayan siya guys, no, kinakabit natin yung charging adapter. Ayan guys, take note, pag nagigpit tayo, hantay lang, no, para hindi masira yung charging adapter natin. Then next, ikabit natin yung line. Yung line na yan guys, papunta yan doon sa ano natin, sa charging bulb natin. So yan siya guys, no. Ngayon, make sure guys na naka-open pa yung charging adapter natin. So ngayon, ikakabit na natin dito guys sa charging bulb natin. So yan na guys, kinakabit natin yung fittings. So ngayon guys, buksan na natin yung charging adapter para ma-open yung diaphragm ng accumulator natin para papasok yung pressure na ikakarga natin, mga kabaro. So yan na guys, nakakarga na tayo. Ayun guys, tapos na magkarga. So buksan na uli natin yung charging adapter natin. Then i-release natin yung pressure, no? I-release natin yung regulating valve natin para ma-release yung pressure. Then buksan natin yan guys yung pressure releasing valve. Yan guys, yan. Buksan natin yan guys para ma-release yung pressure doon sa line in between ng accumulator tsaka yung regulating valve assembly. Ayun guys, tanggalin natin yung fittings ng pressure monitoring device para ma-check natin yung pressure na pumasok doon sa accumulator natin. So tanggalin na rin yung line galing doon sa charging bulb natin. Then ikabit natin yung line na papunta doon sa pressure monitoring device natin para ma-check natin kung yung setup natin tama doon sa kinarga natin dyan sa accumulator natin. So yan guys, 13.39 yung pressure ng accumulator natin. So yan yung setup natin. So yan ang pumasok. So ngayon guys, buksan na natin yung charging adapter natin. Then tanggalin na rin natin yung line, no? Yung fittings na yan guys. Yan guys, tinatanggal na natin. So ngayon guys, ang sunod, tanggalin na rin natin yung charging adapter natin para ilipat natin doon sa ibang accumulator, sa ibang unit ng accumulator. Ikabit na uli natin yung charging adapter natin. Yan siya guys, no? Kabit natin uli. Yan, kinakabit natin guys. Yan na, nakabit na yung charging adapter natin guys. Then sunod, kabit natin yung line, no? Papunta doon sa charging bulb natin. So yan siya guys, kinakabit natin yung line. So akyat tayo guys doon sa tangke. Then ikabit ulit natin yung fittings ng pressure monitoring device. Yan, kabit na natin guys. Yan guys, make sure na nakasara yung pressure releasing valve natin. So ngayon guys,
isitap natin dahan-dahan yung ikakarga natin doon sa sunod natin na unit na accumulator. Yan sa guys, no, malapit na natin ma-meet yung record pressure na ikakarga natin sa accumulator natin. Yan na siya guys, medyo tumataas na yung pressure natin. So, yan na yung pressure natin guys. Ngayon, ang ikakarga natin guys, at least 13.35 yung required pressure. Yan guys, nasitap na natin. Ngayon, buksan naman natin yung chanyu valve natin para magkarga yung accumulator natin. So, ikarga natin yung sitap natin na pressure dyan sa accumulator natin, mga kabaro. So, ngayon, binubuksan natin dahan-dahan. So, ngayon guys, nakakarga na tayo. Yung guys, tapos na yung pagkarga natin. Isara na natin yung charging adapter natin. Yan na guys, nasara na natin. Ngayon, na i-release natin yung pressure guys, no? I-release natin dyan. Ikutin natin yung regulating valve natin para ma-release yung pressure. Then, i-release natin yung pressure doon sa line. Dyan sa pressure releasing valve natin. Yan guys, no? Buksan natin para ma-release. Yan guys, bukas na. So, na-release na yung pressure natin. Ngayon, tanggalin uli natin yung fittings guys. Yan, tanggalin natin. Then, ikabit natin yung fittings ng pressure monitoring device natin para ma-check natin yung pressure na pumapasok dyan sa accumulator natin. So, tingnan natin guys kung ilan yung pumasok. At least, hindi siya bababa ng 13 MPa, mga kabaro. So, ngayon guys, buksan natin dahan-dahan yung charging adapter natin. Yan na yung pressure na pumasok sa accumulator natin, mga kabaro. 13.22 MPa. So, yan na yung naikarga natin, mga kabaro. Yan na guys, isara na uli natin yung charging adapter natin para matanggal natin yung fittings ng pressure monitoring device natin. So, ngayon guys, sinasara natin. Yan na siya guys, no? Ngayon, i-release natin yung pressure. Unahin natin tanggal itong sa fittings ng pressure monitoring device natin. Yan na siya guys, na-release na, no? Yan na. So, it's time na tanggalin natin yung fittings, mga kabaro. Yan guys, tinatanggal na. And then, ang next natin guys, tanggalin natin yung charging valve adapter. So, ngayon, i-secure na natin yung mga materials natin. Ngayon, isara na natin yung valve ng nitrogen cylinder natin, mga kabaro. So, yan guys, sinasara na natin yung main valve ng nitrogen na cylinder natin. So, ngayon, i-release natin yung pressure. Yan na guys, na-release na. So, next, tanggalin na natin yung regulating valve assembly natin. So, ang susunod nating itidemo, mga kabaro, yung pag-recharge ng nitrogen doon sa CCU natin. Mga kabaro, dito na naman tayo sa CCU natin. Magkakarga tayo ng nitrogen doon sa accumulator ng CCU natin. So, yung procedure ng pagkarga natin dito sa CCU natin, mga kabaro, is the same procedure doon sa pagkarga natin sa HPS natin. Kung ano yung step by step na ginawa natin doon sa HPS natin, yun din yung procedure natin sa pagkarga nito, no? So, ngayon guys, tapos na yung demonstration natin sa pagkarga ng nitrogen natin sa accumulator natin. Sana nakakatulong ito ng konti at nagkaroon ng konting ideya kung paano magkarga ng nitrogen. So, mga kabaro, sana huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa channel natin na ito. At lagi tayong updated doon sa susunod nating mga videos. So, abangan nyo na lang, mga kabaro, yung mga susunod kong videos na i-upload dito sa channel natin.